Salamat sa maagap na tugon ng bagong NBI Director, Jaime Santiago. Nakuha din po natin ang impormasyon na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later, run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung meron na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley, isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at pogante ng China, ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na POGO sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi, pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Ilan lamang ito sa mga ibinunyag ni Senator Risa Ontiveros sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mahiwagang pagkatao ni Mayor Alice Guo at ng mga ilegal na pogo sa bansa. Labis naman ang pagkadismaya ng senadora nang malaman na hindi dadalo si Mayor Guo dahil sa ilang ibinigay na dahilan,
This is the letter of explanation of Mayor Go. On 21 June 2024, I received an invitation. The public hearing dated 20 June 2024 from this honorable committee, inviting my presence as a resource person to the aforesaid public hearing scheduled on 26 June 2024 at 10 o'clock in the morning. Regrettably, I would like to most respectfully inform this honorable committee that I cannot attend and participate in the said hearing because I personally believe that I am not fit to appear as one of the resource person to the said inquiry. Truth be told, my exposure to prolonged stress and high level of anxiety owing to the concerning and malicious accusation thrown against me have adversely affected and caused serious impact on my physical and mental health. The mayor believes she is not fit to be a resource person, but the committee obviously believes she is fit to be a resource person, kaya natin inimbita siya ulit. Please proceed, Comsec. With all due respect, as you may already know, I am placed under preventive suspension for 6 months by the Office of the Ombudsman while the administrative charges filed against me are pending. Worse, our motion for reconsideration with motion to lift preventive suspension dated 10 June 2024 was denied and in an order dated 18 June 2024. Second, several letters of authority were served to me and to my other legitimate businesses as the Bureau of Internal Revenue commenced their assessment. Third, the Presidential Anti-Organized Crime Commission has openly filed a criminal complaint against me, charging me with a non-bailable offense of qualified human trafficking. More importantly, I've been exposed to public ridicule, humiliation, and hatred for several months now, tarnishing my public image, character, and reputation. Unfortunately, I have already been prejudged guilty by the public despite the absence of any finding by the court of law and proper tribunals. In view of the foregoing, please accept my most sincere apologies for my absence and for any inconvenience this may have caused the committee. I would like to emphasize that I have no ill will or slightest intent to disrespect, disregard, or disobey this honorable committee. From Ms. Alice Cole. Thank you, Comsec. Unfortunately, the non-appearance of Mayor Alice Gul is a disregard of the invitation of the committee. At kahit may ongoing processes sa Office of the Ombudsman, sa BIR, sa PAOK, hindi yan dahilan na hindi siya magpakita rito. Ako po'y masaya na siya po ay nakasuhan. At nakasuhan sa ilalim ng isang batas na pinanganak din nitong komite, the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. But it seems that Alice Guo is only the tip of an iceberg. Kung tamang binahagi sa amin na intelligence information noong executive session a few weeks ago at kanina lamang din, this committee hearing is in the process of uncovering a deep and deadly web of bad actors involving international criminal syndicates, local and national politicians, and perhaps malevolent elements of a foreign state. Nakakalula ang impormasyon na aming natatanggap. Kaya sa palagay ko po, ay mahalaga na ibalangkas ng maayos. Una po, let us tackle head on this issue of the identity ni Alice Guo. Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese, with two Chinese parents. Ito po'y nakita natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wenye. I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo, looking to compare their fingerprints.
atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze.